Ang Chinese drama movie na Nice View ay sinimulang ipalabas sa China noong February 1, 2022 sa produksyon ng Shanghai Tao Kiao Kiao Movie and TV Culture at ng Shenzhen Media Film and Television kung saan kumita ito ng mahigit $211 million. Ang kwento ay tungkol sa buhay ng 20 years old na si Jinghao at sa kanyang kapatid na 6 years old na si Jingto. Bata pa si Jingtong nang iwan sila ng kanilang ama at mamatay rin sa sakit ang kanilang ina. Mula noon si Jinghao na ang nag-aruga sa kanyang kapatid at namupahan sila sa maliit na apartment sa siyudad ng Shenzhen, China upang makipagsapalaran sa buhay. Tuwing umaga, inihahatid ni Jinghao si Jingtong sa kanyang eskwelahan at ng araw na yun dumaan si Jinghao sa doktor para alamin ang resulta ng eksamen kay Jingto. Ganun na lang ang panlulumo ni Jinghao nang sabihin ng doktor na kaya minsan nahihirapan humina si Jingtong ay dahil may sakit ito sa puso, maaaring naman na ni Jingtong ang kanyang sakit sa kanyang ina. Magiging delikado ang lagay ni Jingtong kung umabot na ito sa edad na 8. Ipinayo ng doktor na kailangan maoperahan agad si Jingtong. Labis na nag-alala si Jinghao para sa kapatid dahil sa sinabi ng doktor na aabot sa 500,000 yuan o mahigit 4 milyon pesos ang kakailanganin sa operasyon. Sa sariling cellphone repair shop, kumukuha si Jinghao ng kanilang ikinakabuhay ni Jingtong, kaya malaking problema kay Jinghao kung saan siya hahagilap ng ganong kalaking halaga. Dagdag kita rin kay Jinghao ang pag-aayos ng mga sirang appliances. Ang kapatid ng ina ni Jinghao na si Liang ang taming kamag-anak nito. Kasama ni Liang ang kanyang asawa na si Yung, na pawang nagtatrabaho sa nursing homes. Nang gabing yun, habang inaayos ni Jinghao ang mga gamot na araw-araw na iniinom ni Jingtong, tumawag sa kanya ang isa pa niyang kaibigang si Zio. Sa warehouse na pinagtatrabahuhan ni Ziyong, ipinakita nito kay Jinghao ang nakatambak na mga kahon na may lamang mga cellphone na ipinabalik galing Italy dahil sa mga depekto ito. Nakulong ang nag-e-export na negosyanteng may-ari kaya hindi ito nakabayad ng 2 taon na rente sa warehouse. Ipinabebenta na lang ng boss ni Ziyong ang kahon-kahong cellphone ng 80,000 yuan o 640,000 pesos para maalis lang ang mga nakatambak at magamit na ang warehouse. Nang makauwi si Jinghao, agad niyang tiningnan nang kinuha niyang isang cellphone. Chinik niya isa-isa ang parte kung gumagana at sa kapinalitan ang nakita niyang pyesa na sira. Ilang saglit lang gumana na ang cellphone. Kabisado na lahat ni Jinghao ang mga kadalasang hindi gumaganang pyesa kaya madali lang sa kanya naayos ang cellphone. Naisip agad ni Jinghao na maaari niyang ayusin lahat ng mga cellphone na nandun sa warehouse at ibenta. At dahil kulang pa ang kanyang pera, agad siyang umutang sa kanyang kakilala ng 400,000 pesos at ibabalik sa loob ng isang buwan kasama ang interes at nang bili na nga niya ang mga cellphone sa warehouse, kumuha muna siya ng ilan para ayusin, saka ibinenta sa shop na nagbebenta rin ng mga second-hand cellphone. Pumayag ang may-ari ng shop na bibili ng lahat ng mga edi-deliver ni Jinghao. Kaya laking gulat ni Jinghao na malaman niya na mahigit 7 million pesos ang kabuuang halaga ng mga cellphone kapag naibenta na niya lahat. Napalitan ng sobrang tuwa ang pangamba ni Jinghao dahil sa laki ng kanyang kikitain ay mapapaoperahan na rin niya si Jingtong. Subalit makalipas ng 2 linggo, dahil sa reklamo ng mga ligar na kumpanya ng mga cellphone, agad naglabas ng isang kautusan ng China, kinumpiska at ipinasara ang mga tindahan na nagdebenta ng mga peke at second-hand na cellphone. Kaya dismayado si Jinghao na marinig nito sa may-ari ng shop na hindi na ito bibili ng mga inayos na cellphone dahil natatakot itong mahuli at makulong. Hindi malaman ni Jinghao kung saan na niya ibebenta pa ang mga gabundok na cellphone na binili niya. Lalo siyang nag-aalala para kay Jingtong na sa bawat oras na dumadaan ay nalalagay ang kanyang kapatid sa peligro hanggang makita niya ang logo ng cellphone. Naisip niyang dahil hindi pwedeng ibenta ang mga cellphone sa iba, sa mismong kumpanya na gumawa ng cellphone na lamang niya ito ibebenta. Agad na pumunta si Jinghao sa Shenning Electronics, ang kumpanyang gumawa mismo ng nabili niyang mga cellphone. Nakausap ni Jinghao ang manager ng kumpanya na si Li Ping. Ibig ni Jinghao na ibenta sa kanila ang mga components ng mga cellphone dahil siguradong mabilis itong maibibenta ng kanilang kumpanya sa sobrang in-demand ng components sa local at international market at malaking oportunidad ito sa kanilang kumpanya na maging kauna-unahang manufacturer ng mga cellphone components sa iba't ibang bansa. Pero sinabi ni Li Ping na mga reject lahat ang mga cellphone na hawak ni Jinghao at hindi rin mabibenta dahil siguradong hindi papasa sa quality control. Nagtanong si Jinghao kung bibilhin ba nila ang mga components kung sakaling ayusin niya at makapasa ito sa quality control test. Sumagot na lang ng oo si Li Ping dahil alam niyang hindi rin naman malulusutan ni Jinghao ang quality control.
Kaya walang inaksayang oras si Jinghao. Pinaghiwa-hiwalay niya ang isang cellphone mula malaki hanggang sa pinakamaliit na parte nito. At isa-isang inayos ang mga pyesa na may problema habang ginagawan rin niya ng draft report ang lahat ng mga components. Ilang araw lang natapos na ni Jinghao ang sample components at draft report sa kanya agad itong isinabmit sa Quality Control Center para sa test. At gaya ng kanyang inaasahan, pasado ang kanyang sample components. Subalit ang problema, nang kausapin ni Jinghao si Li Ting, itinanggi na nito na may kasunduan sila. Sinabi ni Li Ting na masyado pang bata si Jinghao para sa ganong kalaking transaksyon. Hindi nawala ng pag-asa si Jinghao. Nagpa siya itong maghintay sa CEO ng kumpanya para ito na lamang ang kanyang kausapin. Nang lumabas ang CEO na si Zhao, agad itong inalok ni Jinghao ng kanyang proposal, subalit nagmamadali si Zhao at baka maiwan ito ng threat. Pero si Zhao lamang ang huling solusyon alam ni Jinghao, kaya halos pariparin niya ang kanyang motorsiklo papunta sa terminal ng tren para kausapin si Zhao. Iniwasan niya ang isang tao, kaya nawalan siya ng balanse at tumilapot. Dahil sa hindi na umandar ang motorsiklo, iniwan na lamang niya ito at mabilis niyang tinakbo ang daan. Subalit bigla siyang nahagip ng isang sasakyan. Masakit man ang katawan, muling tumakbo si Jinghao. Ilang minuto na lang ay biyahe na ang tren. Maswerteng nakapasok pa rin ang tren si Jinghao. Nakiusap ito kay Zhao na pakinggan siya kahit 10 minuto lamang. Napangiti si Zhao sa nakita nitong itsura ni Jinghao na humihinga, kaya pinagbigyan na lang dito si Jinghao. Nagustuhan ni Zhao ang proposal ni Jinghao at pumayag ito na bilhin lahat ang mga maaayos ni Jinghao na components, pero may kondisyon si Zhao na hindi siya ang gagastos sa project. Si Jinghao ang mamumuhunan sa factory sa pagbayad sa mga tao, at sakaling hindi pumasa ang mga components sa quality control, wala ding pananagutan si Zhao. Walang ibang pagpipilian si Jinghao kundi tanggapin ang kondisyon ni Zhao. Gagawin niya ang lahat alam-alam sa kanyang kapatid. Sinabi ni Zhao na nakakahanga ang determinasyon ni Jinghao. Naalala ni Zhao na kasing edad din niya si Jinghao noon nang makipagsapalaran siya sa syudad. Isa lamang siyang magsasaka, pero hindi hadlang sa kanya ang kahirapan para ipursige niya ang kanyang pangarap. Dahil hindi na nakabayad si Jinghao sa kanyang hiniram na pera, kinuha lahat ang kanyang kagamitan sa shop bilang kapalit sa kanyang utang. Napilitan din si Jinghao na ibenta ang kanyang motorsiklo para pandagdag puhunan sa itatayo niyang bagong negosyo. Kinausap ni Jinghao si Liam at inalok ito na sumama sa kanya sa pagtayo ng isang negosyo. Nag-aalala si Liam na baka mabigo at mapunta sa wala ang lahat ng puhunan ni Jinghao. Pero sinabi ni Jinghao na kailangan niyang gawin ang lahat dahil kailangan niya ng malaking pera para sa operasyon ni Jingtong, kaya agad din pumayag si Liam na tulungan si Jinghao. Kinabukasan nakahanap agad si Liam at Jinghao na marerentahang lugar para gawin nilang factory sa halagang 3,000 yuan o 24,000 pesos bawat buwan. Pinakiusapan ni Jinghao ang isa niyang kaibigan na may pasok siya ng trabaho pansamantala para may pamrente siya ng kanyang factory. Binigyan naman si Jinghao ng trabaho bilang window cleaner sa mga gusali. Ang sumunod na araw, puspusa na naglinis sa gagawin nilang factory sina Jinghao at Liam. Agad nilang isinaayos ang lahat na kakailanganin ng mga kagamitan. Nailipat na rin nila doon ang mga kahon kaong cellphone mula sa warehouse. Naghanap din sila ng mga trabahante na may alam sa electronics. Ipinayo ng kaibigan nilang nasa employment agency na kung hindi kaya ni Jinghao magpasweldo ng standard, kunin na lang nila yung mga aplikante na hindi matanggap dahil may problema. Pero payat kahit below minimum basta may trabaho lang na matino. Isa sa mga itinuro ng agency ay si Chunmei, isang single mom. Nasira ang pandinig dahil sobrang inay sa kanyang pinagtratrabahuhang electronics factory. Pero imbes tulungan ng employer, tinanggal pa ito sa trabaho. Hindi mahirap turuan si Chunmei, kailangan lang sumigaw palagi ni Jinghao. Ang pamalawa ay si Longhao, dating manager, pero nakulong dahil nabubog niya ang kanilang supervisor. Ang sumunod ay si Henji, tumanda na lang kalalaro ng video games at na yun naghahanap na ng matinong trabaho para makapaghanda sa nalalapit na kasal nito. Ipinakiusap din ni Henji na isama din niyang makatrabaho ang kanyang kaibigan na si Zhang Chao. Isinama din ni Liam si Zhong na dati ring technician at ang apat na double cats nito. Dahil wala rin silang ginagawa sa nursing homes, ibig na lang nilang tumulong kay Jinghao. At sa kanilang pagsisimula, pinamalana ni Jinghao ito ng Nice View Electronic Components Factory. At sa pagdaan ng mga araw, sa umaga patuloy na nagtratrabaho si Jinghao bilang window cleaner para may pandagdag siya na panggasto sa factory. Si Liang muna ang namamahala sa kanilang factory habang nasa trabaho si Jinghao. Subalit habang tumatagal, nadaragdagan ang mga gamot na iniinom ni Jingtong na lalong nagpapakaba kay Jinghao. Isang grupo ng mga kalalakihan ang pumunta sa factory para takutin si Chunmei na iatras ang kaso nito laban sa dating niyang employer. Pero hindi siya pinabayaan ni na Jinghao. Isa-isang gumagsak ang mga panabuhin dahil
dahil kay Longhao na dating boksingero. Nagkaroon ng pagkakataon na magkasiyahan ang lahat ng empleyado ng factory nang dumalo sila sa kasal ni Hengji. Nang malaman nilang walang bisyo at masipag na binata si Jinghao, maraming dalaga ang lumapit kay Jinghao para makipagkilala. Pero wala pa sa isip ni Jinghao ang makipagrelasyon. Taming importante sa kanya ang kapakanan lamang ng kanyang kapatid. Subalit nang makauwi sila sa kanilang apartment, ikinandado na ito ng may-ari dahil sa hindi nakabayad ng 3 buwang renta si Jinghao. Wala nang ibang alam na matutuluyan si Jinghao kaya sa factory na lamang sila tumuloy. Naawa si Jinghao sa kanyang kapatid at tumulo ang kanyang luha. Kung may magagawa lang sana siya para mapaoperahan agad ito. Si Jintum lamang ang pinaka-importante sa kanya. Kahit anong hirap titiisin niya basta kasama lang niya palagi ang kanyang kapatid. Lalong sinipagan ni Jinghao sa pagtratrabaho. Hindi inaalintana ang init at pagod. Buong araw tuloy-tuloy ang trabaho para kumita ng doble. Ang taming pahina na lamang niya ay ang pagsakay sa bus pa uwi. Kontento na siya makatulog lang ng saglit dahil pagdating sa factory, walang tulugan sa pagkukumpuni ng mga components. Subalit talagang sinusubok siya ng tadhana. May nagnakaw ng kanyang mga cellphone. Pero hindi siya pumayag na mawala na lang ng ganon ang mga bagay na sobrang mahalaga sa kanya. Lakas loob na lumaban si Jinghao hanggang mangyari ang hindi inaasahan. Nabali ang dalawang daliri ni Jinghao dahil sa pagkahulog niya sa truck. Nahuli ng mga pulis ang mga magnanakaw at naibalik kay Jinghao ang kanyang mga cellphone. Dahil sa tinamong bali sa mga daliri, hindi siya maayos nakapagtrabaho dahilan para malaman niyo ng kanyang kaibigan at magdesisyon na tanggalin siya sa trabaho. Bagamat nagmakaawa si Jinghao na sobra pa niyang kailangan ng trabaho, hindi pa rin pumayag ang kanyang kaibigan. Taming iniisip nito ang kaligtasan ni Jinghao. Sa pagdaan ng mga araw, nagkaproblema sa pag-budget si Jinghao. Inuna niya ang para sa gamot ni Jintum at pasahod sa kanyang mga tauhan. Hanggang magalit na ang may-ari ng inuupahan niya dahil sa ilang buwan ang hindi siya nakakarenta. Binigyan siya ng 3 araw lamang para makabayad o lisanin ang lugar. Pinuntahan ni Jinghao si Li Ping. Nakiusap siya dito kung pwede ba siyang kumuha ng kahit konting advance para ibayad niya sa kanyang renta sa factory. Pero tumanggi si Li Ping. Sinabi nitong kailangan ni Jinghao patunayan na marunong siyang sumunod sa kasunduan nila ni Zhao. Siguradong mawawala ng tiwala si Zhao sa kanya kung hihingi siya ng tulong at ipapakita niya ang kanyang kahinahan. Malakas ang bagyo ng gabi niyon, kaya doon na lamang sila sa guardhouse pinatulog ng security guard. Gising pa si Jinghao na nalamin siya at may isa siyang kahilingan na sana matupad niya ang kanyang pangako sa kanyang ina bago ito namatay na hindi niya pababayaan ang kanyang kapatid. Kinabukasan na abutan ni Jinghao na natiba ang pinag-iimba kanila ng mga cellphone. Kinausap din siya ng may-ari na kailangan na niyang lisanin ang lugar dahil may iba nang uupa. Nagtaka ang kanyang mga tauhan nang makita siyang tuliro sa labas ng factory. Sinabi ni Jinghao na 2 linggo na lamang natitira at kailangan na nilang i-deliver ang mga cellphone components. Pero hindi na nila magagawa. Umiyak itong humingi ng pasensya sa kanyang mga tauhan na wala na siyang pampasahod at pinapaalis na sila sa factory. Lalong naluha si Jinghao nang sabihin ang kanyang mga tauhan na parang isa na silang pamilya sa factory kaya ramdam din nila ang kanyang pinagdadaanan. Hindi na muna sila hihingi ng sahod hanggat hindi nakakabawi ng puhunan si Jinghao at sa kanilang bahay na lamang nila pagtutulungan tapusin ang project para makaabot sila sa deadline. Sa tulong ng asawa ni Hengji, madali lang nitong naalis ang bubong na nakadagan sa mga cellphone. Isa-isa na rin nilang hinakot ang mga kahon-kahong cellphone at mga kagamitan. Sa kanilang paglisan sa factory, ramdam nila ang kasiyahan. Hindi lang masasayang alaala ang kanilang nakuha sa factory, kundi nagkaroon pa sila ng isang pamilya na may malasakit sa bawat isa. Pansamantalang nanuluyan muna si Jinghao at Jintong sa nursing homes at doon kasama si Liam at asawa nito. Tulong-tulong sila sa pagkukumpuni. Si Zhong patuloy din sa paggawa. Katulong ang mga ibang senior citizen, magkatulong din si Hengji at asawa nito sa kanilang bahay. Patuloy din si Chumbi katulong ang mga kabordmate nito. Magdamagan din sa paggawa si Longhao. Wala rin tulugan para kay Zhang Chao na nasa cyber cafe. Eksakto sa ibinigay na deadline, kinuha na ng Shenning Company para sa quality testing ng mga cellphone components. Pakiramdam ni Jinghao, napakapalad niya dahil nagkaroon siya ng mga tauhang labis-labis ang suporta sa kanya. Kinakabahan man si Jinghao sa magiging resulta ng test, pinalakas ang kanyang loob ni Jingtong. Sinabi ni Jingtong na huwag siyang mag-alala. Siguradong maganda ang resulta dahil siya ang pinakamagaling na kuya sa buong China. Hanggang dumating na ang araw na pinatawag sila ng Shenning Company, nang papasukin na sila sa opisina ni Zhao, ipinakilala ni Jinghao na kasosyo niya ang kanyang mga kasama.
Sinabi ni Zhao, sa delivery ay pasado si Jinghao dahil nagawa nitong matapos ang project sa itinakdang araw. Sa quality, ang kailangan ipasa dapat ay 85% pero ang naging resulta ay 87%. Hindi nakaimik sa labis na tuwa si Jinghao. Binati siya ni Zhao. Sinabi pa ni Zhao na pinag-aralan ng Production and Marketing Department ang Asinigest na idea noon ni Jinghao at maganda ang resulta ng pag-aaral. May inilaan na puhunan si Zhao na 5 million yuan o mahigit 40 million pesos para sa bagong kumpanya na katulad ng factory ni Jinghao. At si Jinghao ang dibig niyang humawak ng kumpanya na may kontratang 2 taon. Sa loob na ng elevator, sila napasigaw sa tuwa. Napaluha sila sa sobrang kaligayahang nararamdaman. Isang panibagong buhay ang siguradong naghihintay sa kanila. Labis-labis ang pasasalamat nila sa Panginoon dahil ang mga susunod na araw, alam nilang isang masaganang buhay ang kanilang sisimula. Sa pagsundo ni Jinghao sa kanyang kapatid, alam ni Jingtong na nagtagumpay ang kanyang kuya dahil minsan lang makita ni Jingtong ang mga ganong ngiti ni Jinghao. Panatag na ang kalooban ni Jinghao, masisimula na rin ang operasyon para sa kanyang kapatid. Alam ni Jinghao na pakikinggan ng Panginoon ang kanyang dasa. Noong March 2014, matagumpay na naisagawa ang operasyon sa puso ni Jingtong. Makalipas ng 6 taon, sa launch ng bagong produkto ng kumpanya, ipinakilala si Jinghao bilang pinakabatang CEO ng Niceview Electronics at General Manager ng Niceview New Products. Habang naroon ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, na buong pagmamalaking nagkaroon sila ng kasamang tulad ni Jinghao, na hindi matatawaran ang kasipagan at dedikasyon sa trabaho.